Dahil sa pandemic, marami ang nagka-interes sa magkaroon ng sariling vegetable garden. At isa sa mga pwedeng-pwedeng itanim, ang pechay. Alamin natin kung paano ito ginagawa. Ang gulay na ito madalas masangkot sa mga eskandalo sa social media. Idinadawit kasi ito sa mga green jokes. Pero parati mang nakakaladkad sa mga kontrobersya, totoo namang berde talaga ang bentahin nito. Dahil ang mga berdeng-berdeng dahon ng pechay, effective raw na pampalakas ng mga nangangatog na tuhod at buto-buto. Ang pechay ay may kakayahan magpalakas ng ating katawan. Ito po ay may taglay na vitamina K, calcium para sa buto, vitamina A naman para sa mata. Ang pechay, rich in fiber, iron, folic acid at zinc. Mainam raw para makaiwas sa colorectal cancer at anemia. Epektibo rin daw ito para mapanatili ang ating healthy glowing skin. At dahil sa mga health benefits na taglay nito, nagkalat ang mga pananim na pechay dito sa Heavenbound Eco Farm. Ang mga ito, hinahandle with care na magsasakang si Nanay Anisita. Isa raw ang pechay sa mga gulay na mabilis itanim at anihin. Kailangan lang siyempre ng tiyaga at masusing pag-aalaga. Unang-una, sowing. Ang sowing ay pagpapatubo ng buto ng pechay sa lupa. 15 hanggang 20 araw, maaari na po natin itong i-transplant. Kapag nailipat na sa permanenteng taniman ang pechay seedlings, organic at primera klaseng fertilizers ang ginagamit nila sa mga ito. Mainam daw ang IMO o Indigenous Microorganism at Foliar Spray na sila mismo ang gumagawa. Ang dekalidad na pechay, yung sariwa at malalaki ang dahon, may sukat na 5 to 9 centimeters long. Para ma-achieve ito, gumagamit sila ng vermicast para patabain ang lupa. Siguraduhin na ito ay tatamaan ng sikat ng araw. 15 hanggang 20 araw, pwede na po natin anihin yung tinatanim na pechay. Kaya ang maipapayo ko lang sa mga gustong magtanim ng pechay, gagamit tayo ng organic fertilizer kasi healthy at mas nutritious itong kainin.